Nagtapos at naging bahagi ng kauna-unahang graduation exercises ng Mantay Mission School ang nasa 80 katutubong mangyan. Ang nasabing programa ay bunga ng 10 buwang pagtuturo at paglilingkod ng Adventist World Radio at Sulad Missionaries sa Sitio Mantay, Barangay Monte Claro, San Jose Occidental, Mindoro. Ang nagtatagumpay na gawain ng edukasyon at ebanghelyo sa kabundukan, Balitang May Pag-asa ni Myra Jim Tanyedo. Makalipas nga ang 10 buwang pagsiservisyo ng ating mga sulad missionaries, katuwang ang Adventist World Radio, isang graduation ceremony ang isinagawa para sa ating mga katutubo dito sa Sitio Mantay, Barangay Monte Claro, San Jose Occidental, Mindoro. Mahigit kumulang 80 estudyante ang nakapagtapos ng kanilang pag-aaral sa araw din na iyon. Kasama ang mga sulad missionaries, DepEd teachers sa pangunguna ni Sir Henner Trabucon, mga magulang at ilang kapatiran mula sa distrito, ang kahilingan ng mga bata noon na makapag-aral ay natupad na. Yung kaya nagpunta dito sa mga sulad, malaking binabago yung doon din sa pagsasamba namin. Unti-unting pinagbabago ang Panginoon. Pinaalam ang Panginoon sa tamang gawain sa loob ng simbahan. At nagpasalamat din kay Sir sa yung mga sulad. Kasi po marami na rin nagtutulog sa mga bata ngayon. At muli kami nagpasalamat. Nagsagawa din ng isang Sabbath special kung saan napuno ng awitan at kasiyahan ang bahay-sambahan sa Sitio Mantay. Sa pangunguna ni Pastor Dan Calvin Fecas, mayroong 10 tumanggap sa ating Panginoon ng araw ng Sabado na iyon. Sa kabuuan, mahigit 60 katutubo na ang miyembro ng bahay-sambahan doon. Maraming mga katutubo talaga na nangangailangan dito. Una, turuan sila sa edukasyon at turuan din sila sa espiritual. Ito yung reason bakit na nandito kami at para turuan ang mga bataan doon sa dito sa Mantay at sila ay matuto hindi lang sa education at sila din ang matuto sa espiritual. Ang yung mga matutubo ngayon, sila ay malaki na ang kanilang mga pagbabago dahil sa ating mission talaga. Na nung una talaga nating mission ay sila ay maturuan sa espiritual. Pasasalamat ang pumuno sa puso ng bawat isa dahil hindi lamang sila natutong magbasa at magsulat dahil nakilala din nila ang ating Diyos. At ngayon sila ay patuloy na dumadalangin sa paglaki ng banal na gawain sa kabundukan. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.